magandang hapon sa inyo mga tropang karirista. Narito na naman po tayo ang inyong master na si Master Silip, na magbibigay ng konting analysis, impormasyon na mangyayari sa karera mamaya, nagaganap isa sa Lazaro Leisure Park. Well, kahapon di tayo nagbigay ng or di tayo nag-vlog kasi marami akong ginawa. So, babawi tayo today. So, sana kapitan ng konting swerte o buenas yung analysis na ibibigay natin today. So, simulan na natin. So, race number 1, first set na winner table. So, merong 13 numbers or 13 runners. Pampremera ko rito, Benji's Prayer. Well, nagpanalo na to dito rin sa pista ng San Lazaro, kagaya nung sinabi ko noong nakaraan, kung nanood kayo ng vlog ko, nabangga na una, malaki panalo talaga. So mamaya, nakikita ko, ang ganda kasi ng post position niya, numero 1. So baka walang makabuliglig or walang makasabay kaagad. Isa lang ang problema naman ito, minsan yung lundag lang. May lundag kasi na sumusubsob to. Sana mamaya, hindi magkaroon ng diferensya, makaraos si Gabayo. Ngayon, kung sakasakaling magkaroon ng problema, isa sa nakikita ko dito na pwedeng umapset sa kanya is yung numero just na si Chef Cat. Si Chef Cat nung nakaraan nakita ko pinapakwartos to, pero medyo inawat yung kabayo. Hindi ko alam kung bakit. So baka mamaya mag-umento kasi nagpalit ng ineta, naging Jan Alvin na. So maganda rin yung post position. Maaaring maka-offset siya kay Benji's Prayer kung sakasakaling maluta si Benji's Prayer. Kasi may kasabay pa rin naman si Benji's Prayer dito, which is si My Dear Magdolia at yung Wishful Thinking. Kung sakaling pilitin ng dalawang yon na guloy si Benji's Prayer, si Chef Cat yung isa sa nakikita kung pwedeng makarimate ng maganda or maka-offset sa kanya. Isa pa sa nakikita ko rito na pwedeng tumalis yung kabayo ni Boss Ed Gonzales. Simple lang, Boss Ed Gonzales, alam natin yan. Pag pinakalabit yung kabayo, alam natin na pwedeng manalo. Sobra pa, diba? So, hindi rin naman ganun pangit yung tinatakbo ni Fantastic Matty. Nagpanalo rin to, one time, I believe, sa pista rin na San Lazaro. So, isa rin siya mamaya sa pwedeng umapset. Pampremera ko, Benji's Prayer. Panigunda ko, Chef Cat. Panasera ko si Fantastic Matty. Ngayon kung gusto nyo magdagdag or magpalit, nasa sa inyo na po yan. Race number 2, start ng first pick 5. Ito, isa sa magandang lineup. May nakikita ko rito na halos rematch yung laban. Pampremera ko rito siguro si Serafina. Unang-una naglaban na sila ni The Believer, no? Nung time na naglaban sila ni The Believer, nagpagpag lang si Serafina ng kalawang nun. Kasi unang takbuli ni Serafina. Then after that, nung tumakbuli si Serafina, hindi ganun kaganda yung kinilos niya, which is si SMB naman yung kalaban niya. So hoping this time, mamaya, sana kumilos na maganda si Serafina. Bakit hindi si The Believer yung pampremera ko? Unang-una, si The Believer, sa kagaya nga na nasabi ko sa inyo, si Serafina medyo nagpagpag lang nung kalawang. So baka mamaya pwede na siyang ma-upset ni Serafina. But still again, si The Believer is may panalo pa rin dyan. Sa sobrang umentado ng kabayo, ang ganda ng tinatakbo, paumento ng paumento. Pero para sa akin, hindi ko siya sosoloin. Ngayon, isa sa pwedeng tumalo sa kanila na nakikita akong dark horse dito, at ang nagaganda na ako sa post position, nakita ko uli na nandun siya sa ganung numero, eh si Ambet ko to. To give you an idea, si Ambet ko to, napapansin ko lately, pag tumatakbo to at nagpapanalo, kadalasan nasa loob ang numero kasi sa loob siya dumadaan. Doon siya nakakarimate. So maganda yung post position niya, numero 2. So baka magkaroon ng killing pace, which is si The Believer, Serafina. Baka mamaya talagang habulin ng todo ni Serafina to. Si Ambet ko to yung nakikita kong pwedeng makarating sa kanila, dumating sa kanila or maka-upset. So yun, pampremera ko po Serafina, panigunda ko The Believer, and then Ambet ko to, dark horse ko. So kung gusto nyo pa magdagdag or magpalit, nasa sa inyo po yan. Okay, so race number 3 tayo mga tropa. Race number 3, ako, pampremera ko rito yung Bordel. Bakit? Kasi si Bordel na nakaraan, nabitin lang to eh. Binandera to eh. Nabitin lang, kinulang.
hindi pa ganun kaganda yung salida niya. Actually, ang problema lang talaga dito, yung alis. Pagka sumalida ng maganda to, pwede siyang makaira dito ng maganda-ganda. Pwede rin naman siyang isunod. Hindi naman necessarily na kailangan mauna ng mauna ni Gabayo. Malaki kasing factor yung ano eh, yung aparato, yung gate eh, yung paglarga. Malaking factor yun. Alam naman natin yan, nakikita natin yan sa mga karera. Na kapag hindi ganun kaganda yung alis, eh, nagiging isang factor yun para matalo yung kabayo. So, hoping tayo na, ako, lalo ako, hoping ako na lahat sana sila maganda yung alis, walang nadidisgrasya. Siyempre, kawawa naman yung mga jockeys natin na malaglag at matapakan din ng mga kabayo. So, sana walang mangyaring ganun. Anyway, bordel, pag sumalida ng matino, baka mauna, pwede naman siyang isunod kasi may nakikita akong ilang matutulin dito. Kagaya ni Munting Anghel, isa yan sa mga matutulin. Si Sagitsit, isa rin yan sa matulin. So si Bordel, pwedeng sumunod-sunod. At pwedeng umumento na yung takbo kasi maganda na yung kinilos nung uli. Isa sa mga maipit na mga kalaban ni Bordel dito sa tingin ko, yung off-shoulder. Si off-shoulder, lately kumilos na ito ng magaganda. Malaking pwede siyang isunod, pwede siyang makapambigla. Malaki din talaga yung chance ang manali siya rito. So sa tingin ko yun yung mahigpit na mga kalaban ni Bordel. Ngayon meron ako nakikita ritong isang dark horse na yung huling tunakbo to, ang inirea nito, sinabayan nito sa ere, si Silver Crown. So baka mamaya sa tuli ni Silver Crown, baka mamaya walang makasabay sa kanya. Eh, yun ay walang iba kundi si Sagitsin. Maganda yung post position, numero 3. So, baka mauna, paglundag, kanya agad yung balya, pag-igot. Baka makabuo ng ere. So, nagpalalo na rin to rito, mga pala sa San Lazaro. So, isa siya sa pwedeng makadihado mamaya. So, again, pampremera ko, Bordel, Panigundo, off-shoulder. Dark horse ko rito si Sagitsit. Meron pa ako isang tinitingnan na pwede rin sumilat. Pwede nyo siyang idagdag kung may kapital kayo. Yun ay walang iba kundi si Ashley's Gift. Kasi lahat halos na sinabi ko, puro matutulin eh. Ngayon, baka sakaling hindi sila magbigayan at talagang lahat sila gusto mauna, eh baka pare-pare silang hindi dumating sa meta. Ang makikinabang maaari si Ashley's Gift. Si Ashley's Gift kasi, mataas na yung huling tinakbuhan nito. May takbo to na nasegundo. I believe the Texas Mighty Coast. So malakas yung grupo na yun. Nasegundo siya ron. Kung ito yung lineup, kaya pa, baka manalo. So, pero kung meron kayong gustong idagdag o gusto nyong palitan, nasa sa inyo po yan. Dagdag nyo po, palitan nyo po. Race number 4 tayo. Maiden race. So, agay na sinasabi ko sa inyo pag maiden race. Hindi natin alam kung ano tatabuhin ni Gabayo, o may bisyo, o kung lalabas ba sa aparato. Diba? Pero may mga ilan nilang dito na tumakbo na ng maiden. May nakikita ako rito, isang kabayo na lamang na lamang, which is si Amaretto Sour, na sakay ni Aguila. Ang ganda kasi ng preba nito sa barrier eh. Unang preba nito nakita ko 1.27.8 ata. Kung daw nagkakamali. Sumunod na barrier niya 1.26.4. So, kung titignan ko yun, nag-uumento yung kabayo. So, baka sakaling mas mag-uumento siya pag tunay na takbuhan na. Diba? So, pampremera ko yan, Amaretto Sar. Pero, syempre, sa kagaya na sinabi sa inyo, maiden, hindi talaga ako magsosolo dyan. Isa sa nakikita akong pwedeng tumalo sa kanya na kumilos na ng maganda. At dalawang beaten na to, yun ay walang iba kundi si Maki Boy na numero 2. So si Maki Boy, marunong naman to umalis sa aparato, maganda. Hindi siya sumasalida ng pangit. Maganda rin yung post position, numero 2. Baka mauna. Hindi kasi natin alam kung mauna si Amaretto Sir eh. So kung sakaling hindi mauna si Amaretto Sir, eh sa tingin ko pwede na mauna rito si Maki Boy. So ang ganda ng post position, numero 2. Baka makabuo ng ere. Ngayon, kung magdadagdag pa ako rito, ang isa sa nakikita ko rito yung Empress Holly. Noong nakaraan, medyo digit sila ni Cristiano.
sa segundo tercera, tercera to si Empresario, yung nanalo yung FromSoft na couple entry niya. So, maaaring hindi masyadong binigyan si Empresario doon. So, mamaya, wala na si FromSoft. Baka kailanganin na talaga yung ilabas yung preba niya kung sakali. Kumilos, baka kumilos pa ng maganda magkomento. So, isa siya sa malaki panalo. So, again, pampremera ko rito, Amaretto Sar. Panigunda ko, which is baka mauna mamaya, na nakikita ko malaki panalo, si Maki Boy. And then yung Empress Hali Panarcera. Ngayon gusto nyo magdagdag o palitan, nasa sa inyo po yan, maiden race po to, alam nyo naman po yan, paulit-ulit ko sinasabi yan. Ngayon, race number 5 na tayo, full gate. So isa sa medyo mahirap na lineup. Well, halos lahat naman na lineup ngayon talaga may kahirapan, no? Pampremera ko rito yung sakay ni Jackie Uno na si Tony Sweat Lips. Sa natatandaan ko, sinakay na to ni Uno. Hindi ko alam kung ano problema nangyari. Biglang naubos si Gabayo. Kumilos to na maganda sa sakay ni Saddam eh. Pero J.B. Hernandez, siyempre alam naman natin, pag di bandera, pag di boka, medyo mahihirapan na sila dyan. So baka mamaya nagkaroon lang ng diferensya si si Tony Sweat Lips nung karera na yon, kaya hindi kumilos na maganda. So, kaya pwedeng hindi naman siya mauna, pwede naman siya isunod-sunod kasi may mga ilan na matutuling dito kagaya ni Believe Me, ni La Sky Plus, yan, mga matutuling yan. Ni Del Monte, baka isa rin yan sa mauna. So, kung sakaling may mauna sa kanya, pwede namang isunod si Tony Sweat Lips eh. Ang magiging problema lang kay Tony Sweat Lips is kapag ka pinilit din ng connection nila na mauna. So, kung pipilitin nila na mauna, baka mangyari yung kagaya ng nakaraan na mabitin si Gabayo, maubos. Pagka ganun ang nangyari, ako, second choice ko dito, yung diremate na rin, na si Manny for Celtex. Unang-una, ang ganda ng post position, numero 13, hindi maatraso, hindi matatakpan, makakapesa na maganda. So, isa siya sa mga pwedeng makaremate maganda rito. Meron pa ako nakikita ng Gabayo dito na pwedeng umapset sa kanila. Eh yun ay walang iba si kundi si Asayas Wing. Si Asayas Wing yung pinaka dark horse ko dito. I believe aparato lang din ata problema nito. Lagi ko naman sinasabi na kapag ka maganda salita ng Kabayo, malaki panalo talaga, diba? So si Asayas Wing, may inam to. Pag to umalis ng matino at sana umomento takbo. Anyway, isa to sa mamaya na pwede maka-upset sa kanila. Ngayon, kung gusto nyo pa magdagdag na sa inyo po yan, pwede nyo isama si Trustworthy. Pero para sa akin, hindi ko muna siya kukunin. Kasi bakit? From Pau Pau Guse to KB Abobo, medyo nag-isip ako. Hindi ko sinasabing mas magaling si Pau Pau, ah. Pero mas masasabi ko na siguro kung talagang gusto manalo ng connection, hindi ko aalisin kay Pau Pau kasi mas kabisado na ni Pau Pau. Pero pwede nagpapayang din. Baka mamaya, nagpapayang kay Kelvin, may panalo ni Kelvin. Pero para sa akin, hindi ko muna siya isasama. Again, pampremera ko, Tony Sweat Lips. Panigundo ko rito si Manny for Celtex. And then Dark Horse natin dito na pwedeng tumalo na diado yung Asayas Win. Ngayon, again, kung gusto nyo magdagdag, magpalit, nasa sa inyo po siya. Nasa sa inyo po yan. So, race number 6 na tayo, mga tropa. Alright, medyo mababang grupo. Para sa akin, pampremera ko yung numero 4. Isa pa. Bakit? Naglaban na kasi sila neto ni Chinita nung nakaraan, which is iba yung nanalo. Si Happy Julian na tayong nanalo ron. Nandun na rin itong dalawang to. Nasegundo si isa pa. Siya yung pampremera ko. Unang-una, baka pwede na rin siyang iuna rito. Bumandera. Wala siyang problema sa aparato. Yun ang napansin ko. Ibig sabihin, sumasalida siya na maayos. So, pwede siya mauna, pwede siyang isunod. Panigunda ko rito, tingin ko yung numero 9 na rin na mayayamado, si Chinita. Kaya, panigunda ko na si Chinita. Kasi may tinakbo to na masama yung alis. Which is, nanalo naman siya. Kaso, yun nga lang, sabi nga, factor din talaga yung aparato. So, baka mamaya maulit yun. Kayang-kaya siya talaga talunin ni isa pa. Same goes kasi na isa pang tinitignan ko is yung peso, which is 57. Noong nakaraan, 57 rin yung peso niya. So, nakita natin kung babalikan niyo yung race na yun. Hindi ganun kaganda yung kinilos ni Gabayo. So, baka mamaya hindi sanay sa mabigat na peso. So, para sa akin, 2-horse race to na nakikita ko. Isa pa, pampremero ko yan. Panigundo Chinita. Alright, race number 7 tayo, mga katropa, no? Isa sa mga mahirap na karera. Pero para sa akin,
pampremera ko rito, si Barayong. Si Barayong nung nakaraan, kumilos na ng maganda, nakasegundo na. So baka umumento yung kabayo, pepede. Tingin ko may ikpit na makakalaban niya na rin dito si Golden Double. Si Golden Double kasi nung nakaraan, kaya hindi siya pampremera ko, kasi kada takbo niya, laging solo area siya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya makabuo ng karera. So, isa yon sa tinitignan kong factor. Mamaya, pwede may sumabay sa kanya, which is nandito si Lucky Julian. Alam naman natin na matulin yan. And then, also, pwedeng maging kasabay niya rin sa unahan dito na nakikita ko si Chrome Soft, which is galing sa panalo na kabayo sa Maiden. So, pampremera ko rito, Barayong. Pero tingin ko kalaban na rin ni Barayong si Golden Double. Ngayon, meron ako nakikita rito na bumenta nung nakaraan, pero hindi ganun kaganda kinilos. Pero isasama ko siya mamaya, kukunin ko siya. Pinaka darkest ko to, si Kudeta. Unang-una si Kudeta, ang ganda ng post position. Hindi na siya matraso. Numero 14. So baka mamaya lumarga na maganda. Actually, isa to sa pwedeng mauna, si Kudeta. So pag nangyari yun at hindi siya sasabayan ni Golden Double sa unahan, baka makabuo ng ere. Pwede rin naman rumimati si Kudeta. Nakita na natin yan, na rumirimati si Kudeta. At ang grupo ni Kudeta, to tell you, ang grupo na ito, sila Ambit ko to. So ganun kataas ang grupo niyan. Yun ang tinalo niya, si Ambit ko to. So medyo magaan yung lineup. Kung babalik yung dating punto ni Kudeta o takbo ni Kudeta, malaki panalo. Pero again, pampremera ko rito, Barayong. Panigunda ko rito, Golden Double. And then, dark horse ko rito, si Kudeta. Okay? So kung gusto nyo bang magdagdag, mga tropa, nasa sa inyo po yan. Race number 8 tayo. 13 runners. Ito, isa rin sa magulo. Pero para sa akin, pampremera ko rito, si Super Inday. Ang ganda na kinikilos ng kabayo. Pagkakatanda ko, dalawang beses na nabibitin to. So baka mamaya sakaling makaraos, pista naman nila yung San Lazaro. So pwedeng magpanalo si Super Inday. Hindi ko naman nakita na ganun kabigat yung lineup. So sana makaraos. Panigunda ko rito, which is lagi gustong tinitip, yung Anika's Will. Si Anika's Will, alam naman natin na aparato rin ang problema nito. Kung sakaling lumarga ng matinuto, isa to sa kalaban ni Super Inday na pwedeng tumalo. Basta aparato lang talaga problema nito, pero may inam yung kabayo. Ang pinaka dark horse ko dito na nabababaan ako, na kumikilos na rin ng maganda ng mga nakaraan, yun po ay walang iba kundi si Golden Octagon. Si Golden Octagon pwede kasing mauna, pwede rin siyang sumunod. So kung sakali magkakaproblema si Anika's Will sa aparato, and then si Super Inday, since nandiremate naman siya, wala akong makita na pwedeng mauna rito kundi si Golden Octagon lang. So baka sakali mauna si Golden Octagon, yun, malaki panalo niya. Pero again, pampremera ko dito, Super Inday, panigunda Anika's Will. Dark horse natin si Golden Octagon, couple entry with Okin. Ngayon kung gusto nyo magdagdag o magpalit, nasa sa inyo po yan. Okay, last race na po tayo, tropang karirista, which is race number 9. Pinakamagandang laban sa araw ng karera na to. Okay, so pampremera, wala iba kundi syempre yung number 2, Righteous Ruby. Bakit? Halos tinalo niya na ito lahat. Mababa yung grupo ng karamihan dito. Alam naman natin kung saan tumatakbo si Righteous Ruby. Wala na masyadong diskusyon. Chance the Racer, Our Tito, yung huling tumakbo. And then champion to ng Kuwanko Cup, if I remember correctly. Pero syempre, hindi maalis yung pwedeng may mangyaring hindi maganda, which is hindi natin pinapalalangin. Siyempre lahat naman yan gusto natin, maganda yung alis nila, maganda yung takbo, yung walang madisgrasya. Pero kung sakasakaling magkaroon ng aberya, masupot si Righteous Ruby, pwede kong makita tumalo sa kanya rito yung best regards. Ang ganda kasi nung huling kinilos nito, ang ganda ng panalo, ang bigat din ng tinalo, Troubadour, which is winan on one niya pa yon, tapos sobra siyang nanalo doon.
iba yung kinilis ni Caballo ron, parang biglang umumento. So, tingos, silang dalawa na rin ni Righteous Ruby yung maigpit na magkakalaban dito. Kung gusto nyo magdagdag, nasa sa inyo na po yan. Magpalit, nasa sa inyo na rin po yan. Pero para sa akin, pang-premera, Righteous Ruby, Panigunda ko, best regards. So, yun po mga tropa karirista. Medyo nagmamadali po ngayon kasi marami po ang ginagawa. So, sana kapitan ng konting bena, swerte. At digit sa lahat, syempre, sana walang mangyaring na disgrasya o abire sa karera. Walang hindi magkalaglagan for the safety na rin ng mga jockeys natin. And then, lagi nyo tatandaan, pag natalo po yung mga information ko, talo rin po ako kasi yan din po yung mga tinataya ko. At also, lagi kong paalala, walang hard loser, bawal ang hard loser. Happy lang tayo. Manalo't matalo, happy lang tayo. Maraming karera, tatandaan nyo yan. So, ang importante, kumbaga, nabibigay or nagagawa natin yung gusto natin na nai-excite tayo. So, yun lang po. Yung mga shoutout, may iba-vlog ako na sa susunod ko video, baka bukas, doon ko kayo sa shoutout. May pag-uusapan tayo maganda at meron akong bagong nalaman na kabayo. Nasa tingin ko, pag pinatakbo, malaki pa na, super horse. Okay, so tatanungin lang muna natin sila kung papayag sila na pwede nating i-vlog yung kabayo na yun. Pero marami tayong pag-uusapan. Yung mga shoutout, doon ko na lang si shoutout. Okay, so sa ngayon, good luck, tropang arirista. Sana lahat magpanalo. Ingat, and then mag-enjoy kayo. Yun ang pinaka-importante. Again, bawal ang hard loser. Happy lang tayo. Okay? Bye for now and see you around mga tropa.